Mas maayos naman ang pagsisimula ng klase ng ikalawang batch ng mga mag-aaral na papasok sa Batasan Hills National High School ngayong araw. Pero dahil sa laki ng student population ng paaralan, naghahati sa isang classroom ang mga estudyante. Alternate din ang pagpasok ng mga mag-aaral para sa physical classes. Si Rod Lagusad sa detalye live. Rise and shine, Rod. Rise and shine, Audrey, ngayong ikalawang araw ng face-to-face classes dito sa Batasan Hills National High School. Ito pala ang unang araw ng panibagong batch na mag-aaral na pumasok dito mismo sa paaralan. Ito'y dahil sa laki ng student population ng paaralan. Base sa datos, tinatayang higit 19,700 na ang bilang ng mga nag-enroll sa Batasan Hills National High School as of yesterday. Inaasahan ng pamuno na maaari pang tumaas ang bilang na ito. Dahil dito may mga classrooms na hinati sa dalawa para ma-accommodate ang dami ng mga estudyante. Bukod dito, ang isang section ay hinati sa dalawang grupo. Ang group A na una nang pumasok kahapon, habang ang group B ay ngayon pa lang pumasok physically. Una nang ipinaliwanag ng paaralan na ang group ay papasok ng physical tuwing Monday, Wednesday at Friday. Habang ang group B naman ay tuwing Tuesday, Thursday at Friday. Sa ganitong sistema sa junior high school, magpapalitan every other week ang dalawang grupo kung sino ang papasok ng face-to-face ng dalawa o tatlong araw. Habang ganito rin ang asynchronous o yung mananatili sa kanilang mga bahay. Kaugnay nito ayon sa paaralan, mas smooth ngayong ikalawang araw ng pasukan kumpara kahapon kung saan nagsagawa pa rin ng flag raising ceremony. Pagdating naman sa sabayang paglabas ng morning shift at pagpasok ng afternoon shift, majority naman yan, use na kasi sila dun sa talagang practice namin. So dito sila dadaan sa dalawang maliit na gate. Maghahati yung grade 9 natin, no? Dito sa maliit na gate na dalawa, and then yung mga mag-exit natin na pang umaga dito sa malaking gate, sa main gate natin. And then yung ating grade 8 ay dito sa gate 2 po ng amin, dito sa bandang tagiliran ng building. Patuloy naman ang pagsisikap ng paaralan sa pagpapatupad ng mga kinakailangang health protocol sa kabila ng hamon ng social distancing dahil na rin sa dami ng mga estudyante. Audrey, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy na ang klase dito ng mga mag-aaral na pumasok. Simula kasi 6 a.m. ang morning shift dito na magtatapos naman mamayang alas 12:30 ng tanghali. Audrey? Maraming salamat, Rod Lagusad.